Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome na welcome po kayo. Sana po ay nagkape na po kayo, nagtsaa o uminom na po ng mainit na tubig. Sa umagang ito, ang pag-uusapan po natin ay ang problema between CPA o yung mga nagpa-practice po ng profession nila as an accountant or auditor at ang mga taxpayer. Alam po ninyo, ang nagiging problema po niyan ay yung pong hindi pagkakaintindihan doon po sa paggawa ng engagement letter. Ang engagement letter po, isa po itong kontrata na mayroong pong bisa ng batas. At kapag pumirma po ang dalawang tao dito, o individual, ito po ay kinukonsider na valid and binding between them. So, ang topic ko po sa araw na to ay ang CPA engagement letter, the fine print. Okay. Diyan po tayo magsisimula. Kasi hindi ko maintindihan, simple lang naman din yung mga salitang narito, pero hindi naiintindihan ng karamihan nating taxpayer. Lalo na hindi ito maiintindihan kung ito po ay Tagalog. So mapapansin nyo po, may tinatawag po ditong pro forma audit engagement letter. Ang pinanggalingan po nito, ang source po nito ay ang Security and Exchange Commission Memorandum Circular Number 5 Series of 2002. So, kadalasan po, ganito po, kinokopya lang naman po ng mga CPA ito eh. Konting-konti lang ang pagbabagong ginagawa. So, ipag-aaralan natin yung konteksto nito at yung content. Kung ito po ay karapat-dapat at naaangkop sa requirements po ng mga taxpayer. So, papapansin po ninyo dyan, ang nakasulat ay naka-address. Ang address ay to the Board of Directors, company name, yung company po ninyo, at address. Kung mapapansin nyo, to the Board of Directors. Ibig sabihin, ito pong engagement letter na to ay pang-korporasyon. Hindi po ito pang-individual. Uulitin ko. Ito po ay pang-korporasyon at hindi pang-individual. Pero, yung mga hindi po gaanong na-train o yung mga CPA na kailangan pa ng further improvement, yung lingwahe ng engagement letter na to, ginagamit din nila sa individual. Ito po ay pang-korporasyon at hindi pang-individual. Yung po ang dapat natin maintindihan. Let us go to the second page. So, ang second page po nito ay ayan. So, pasensya na ako, may technical difficulty po tayo nangyari. Basahin muna ho natin yung first paragraph ng presentation. So, nakasulat po dyan, kailangan po natin basahin ha. Kasi baka sabihin nagle-lecture ka, binabasa mo. Hindi, yun nga ang kailangan natin intindihin kung ano yung nakasulat. Kasi kung ang pinagkukwentuhan at nagchichismisan lang tayo, hindi natin kailangan to eh. So babasahin ko yung kadalasang laman ng CPA engagement letter. At ipapaliwanag ko, word by word or sentence by sentence. Basahin natin, tulungan ninyo ako. Magbasa din po kayo. You have requested that we audit the balance sheet of name of your company as of fiscal year and the related statements of income, cash flows, and changes in stockholders' equity for the year then ended. Tanong, kayo ba ay nag-request? Kayo ba ay sumulat at nakiusap sa CPA na ito na magpadala siya ng proposal? At ang proposal ba niyang ipadadala batay sa iyong pinadalang letter o lingwaheng ginamit mong verbally, mag-o-audit siya ng balance sheet at related statements of income, cash flow, and changes in stockholders' equity. Dapat liwanagin natin kung nag-request ka ba o sila mismo ang lumapit sa iyo at nagbigay ng unsolicited proposal.
maliwanag po yan kasi dyan kayo po ang humihingi. Second sentence po ay, we are pleased to confirm our acceptance and our understanding of this engagement by this means of this letter. Imagine niyo, nagkaroon kayo ng tinatawag nating utang na loob kasi inaccept nila yung request mo. Eh, yung ba talaga ang nangyari? So, kailangan linisin po natin itong mga statement na to. And number two, sinasabi niya, ito po yung understanding ninyo. Ang laman ng engagement nito ay yun ang pagkakaintindihan yung dalawa. Maliwanag po yan. Second, sinasabi po sa engagement na to, yung last paragraph po sa engagement na to, eh, our audit will be made with the objective of our expressing an opinion on the financial statement. Very clear at nakakatakot po itong sistemang ito. Mag-o-audit sila. Number one, yung sinasabi nila. Number two, ang objective ng pag-o-audit ay to express an opinion. Eh, di ba dami mo na ngang opinion sa sarili mong buhay, eh, magkailangan po ba ng additional opinion? Diba? Kailangan mo pa ba ng additional opinion? Hindi ka ba marunong magbigay ng opinion dyan sa balance sheet mo, dyan sa income statement mo? Actually, hindi na po income statement ang tawag. Ang tawag ay revenue and expense statements. Dyan sa cash flow statement mo at dyan sa stockholders' equity mo. Hindi ko mo ba kayang magbigay ng opinion at kailangan mo pa ng ibang opinion? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo naghahanap? O, may mga auditor na naghahanap ng kliyente during January 1 hanggang April 14 kasi yan po yung gawaan ng financial statement. Hindi kayo kumukuha ng auditor because gusto nyo. Yun ang number one. Hindi nyo gustong kumuha. Sino bang taong gustong ino-audit siya? Ikaw nga nagagalit ka. Ikaw ha? Ikaw nga nagagalit ka eh pag tinatanong ka ng misis mo kung saan ka galing. Ikaw nga nagagalit ka pag tinanong ng misis kung bakit wala ka ng pera. Kasi ayaw mong ino-audit ka. Ganon din ng lahat ng may-ari ng company. Ayaw nilang magpa-audit. Okay? So, liwanagin natin dito. Ang objective ba talaga ay kumuha ng opinion? O may iba pang objective? Okay? Pasusunod tayo sa susunod na paragraph, ha? Second paragraph. We will conduct our audit in accordance with the Philippine Standards on Auditing. So, sinasabi ng auditor, ito yung gagawin namin procedure. Tanong, alam mo ba yung procedure na Philippine Standards on Auditing? At yung ba yung gusto mong mangyari? Isip, mag-isip-isip ka. Kasi ang auditor is 50. Yung maliliit na auditor, 50,000 ang singil. Yung malalaking auditor, eh, may nga 150. Yung malaking-malaking auditor, million. Ito ba gusto mo, Philippine Standard on Auditing? Naiintindihan mo ba yan? Meron ka bang kopya ng Philippine Standard on Auditing? Eh kung wala, eh bakit mo nasabing kailangan mo yan? At bakit nila sinasabing yan ang gagawin nila? Yan ba talagang pinagagawa mo? Ang audit nila ay gagawin sa Philippine Standard on Auditing? Yon, isipin mo. Meron bang nagdidikta na ang gagamitin mo ay Philippine Standard on Auditing? O meron pang other standard na dapat mong gamitin, gawin? At hindi yung Philippine Standard on Auditing ang gagawin mo. So, naiintindihan mo ko, yung statement na yan, dapat maliwanag kung ano ang gagamitin mong lingwahe sa pag-o-audit. Hindi yung gusto niyang lingwahe, kundi yung lingwaheng kailangan mo. Uulitin ko, yung lingwahe na kailangan mo. Second sentence, those standards require that we plan and perform the audit and to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatements. Okay. Yung standard daw nagre-require nun. E nire-require mo ba yun? At ano bang pinag-uusapan ditong reasonable assurance? Sino ba ina-assure natin? Hindi maliwanag. Yung bang board of director na kumuha ng serbisyo ng accountant? Yung bang financial manager? O yung accountant? O yung auditor? Hindi ko alam kung sino. Hindi natin alam. Kailangan liwanagin natin.
At material misstatement, anong klaseng account ang may material misstatement? Anong account yung hahanapin natin? Lahat ba ng account na nasa balance sheet, income statement, cash flow, at saka statement of sa stockholders' equity? Liwanagin natin. So, very general yung pag-approach dito. Hindi nyo kailangan ang general statement. Ang kailangan po ninyo ay specific statements. Let us go to third sentence. An audit includes examining on a test basis. Ako naman, pag nabakabasa ako ng ganito, talaga namang medyo nahihinto ako eh. Nahihinto ako talaga. Ulitin ko ulit. An audit includes examining on a test basis evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statement. Paano mo madetermine ang material misstatement kung ang gagawin mong audit e test basis? Mag-isip nga po kayo. Magbabayad kayo ng 50,000, 150 hanggang 1 million para sa opinion. Ang gagawin e test basis. Pagkatapos from the test basis, sasabihin, ah, may material misstatement. E tingkong ganyan, kung nagkaroon ng ganyan tayo sa eleksyon, 1,200 people yung tinanong kasi test basis lang eh. At sinabi, ito yung kanilang favorite. Eti panalo na pala yun sa pagka-presidente. Ano ba yan? Diba? May mali na naman. Kailangan ayusin natin ito para po sa inyo yan. Hindi lang sa inyo, kundi sa auditor para hindi po magkaroon ng problema later on. Next, sabi dun sa fourth statement, an audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. Unang-una, hindi po accounting principle ang ginagamit ng management. Maliwanag po yan. Ang ginagamit po ng management ay management policies and procedure. Hindi po principle kasi walang epekto sa management ang procedure. Next, estimates. Ha? Paano mo sasabihin ngayon na ang estimate ay valid at merong material misstatement sa estimates? Estimates nga lang yan. So, anong nagiging problema po natin dito? Number one, yung accounting principle. Hindi po applicable yan. Pangalawa, significant estimates. Hindi po tayo dapat mag-estimate. Hindi po tayo mga manghuhula. Ang sabi po, actual or constructed. Yung pong totoo. Hindi po yung estimate o yung principle. So, okay lang po mag-evaluate ng overall financial presentation. Ang pinag-uusapan po dyan ay form. Form, pero yung lalaman ng second paragraph, ang pinag-uusapan sa kabuuan ay substance. Eh, anong mangyayari sa financial statement mo kung ganyan ang gagawin ng auditor mo o yung CPA mo? Ikaw, at the end of the day, ang magkakaroon ng problema. Third paragraph. Because, ito ngayon, lumalabas na ngayon sila sa kanilang sinasabi. Sabi dito, because of the test nature and other inherent limitation of an audit, together with the inherent limitation of any accounting internal control system, there is an avoidable risk that even some material misstatement may remain undiscovered. And natural, hindi mo talaga madidiscover. Kasi nga, ang ginamit, number one, test. Testing, 1, 2, 3, testing, 1, 2, 3, ABC. Walang ganon. Hindi mo talaga makikita. Kung talagang gusto mong malaman na tama yung iyong pinipirmahan, di mag-audit ka ng hindi test, kung hindi at least 75%. Number 2, internal control, hindi yung kasama sa audit. Ang pinag-uusapan is financial audit. Ang internal control, management audit yan eh. Yung risk talagang nandiyan lagi. Depende sa competency nung nag-o-audit. So, unavoidable risk talaga kung ang nag-o-audit incompetent. May risk talaga dun sa nagpapa-audit. Sayang ang pera. Sayang na sayang. Fourth paragraph.
In addition to our report on the financial statements, magsasalita yung auditor, we expect to provide you with a separate letter concerning any material weaknesses in accounting and internal control system which come to our knowledge. Kaya nga sinasabi ko, sabog ang audit dito sa Pilipinas. Kasi ang daming pinakikialaman at masyadong general, hindi specific. Mamaya pag-uusapan natin yung specific and general. Ano? Maraming distortion po itong nakikita ko rito sa, hindi lang distortion, kundi diversion, generalization at deletion itong nakikita ko sa CPA engagement letter. Hindi ko maintindihan bakit lawyer ata gumawa nito pero ang gagamit ay accountant. Siguro dapat ang accountant ang ang gagawa ng ganitong klase ng dokumento. Okay? Ito'y kontrata. Pag pinirmahan po ninyo ito, kawawa auditor sa dami ng gagawin. Kawawa din yung taxpayer kasi baka hindi naman niya kailangan yung gagawin ng auditor. Bibili siya ng serbisyo na hindi naman pala niya kailangan. Pag-usapan natin yung fifth paragraph. We remind you, ngayon, meron ng concern, meron ng ngayong warning, ha? Wina-warningan ka na, taxpayer, that the responsibility for the preparation of financial statements, including adequate disclosure, is that of the management of the company. Itinuturo ko na. Bakit ako kukuha ng auditor at the end of the day, ituturo ako mali? Di ba kaya ka kumukuha ng auditor para tingnan niya kung may mali kang ginawa? At kung may mali kang ginawa, ang trabaho niya, i-correct ka. I-correct yung presentation mo. So, pag na-correct niya yung presentation mo, hindi na yan presentation mo kung hindi presentation na yan ng CPA. Kaya nga sinesertify niya. Kasi nga sinasabi mo, eh medyo kulang ang kaalaman ko sa accounting, pwede bang gawin mo? Pagkatapos, pag ginawa niya, sasabihin niya kasalanan mo. Eh, wala tayong magagawa. Talagang mangyayari at mangyayari yan kasi nga walang responsibility, walang accountability itong klase ng ganitong engagement letter. Itinuturo kang laging may kasalanan. Wala pa nga silang nakikitang kasalanan, nag-uumpisa pa lang kayo, kasalanan mo, nag-uumpisa pa lang kayong gumawa ng engagement letter. Tinuturo ka na kagad na ikaw ang may mali. Eh, hindi sila. Next is, this includes the maintenance of adequate accounting records and internal controls, the selection and application of accounting policies, and the safeguarding of assets of the company. Ang daming klaseng accounting to, ah. Number one, accounting maintenance. Ito ang tinatawag, maintenance of adequate accounting records. Ang tawag dyan is documentary accounting. Isang accounting yon. Internal control, ang tawag po dyan sa ano is quality control accounting. Selection and application of accounting policies, ang tawag po dyan policies, yung management policies. And the safeguarding of asset, ang tawag po dyan na safeguarding of asset is managerial accounting. Grabe! Ang dami pong coverage nung pinagagawa sa inyo na i-include sa financial statement nyo. Tanong nyo nga yung sarili nyo, alam nyo ba yan? Meron ba kayong capacity na gawin yan? Meron ba kayong program para dyan? Okay, kung wala, mali na kagad lahat. Sa umpisa pa lang, mali kagad sa paggawa ng kontrata. Tuturuan ko kayong gumawa ng tamang kontrata. Kasi nga, ako may natutuunan ako kasi meron akong nakausap na manager dati ni Manuel B. Pangilinan na ito palang Manuel B. Pangilinan na to, magaling gumawa ng contracts. Ang tawag nga nila doon, how to play with contracts. Di ba maganda? Ako po, sa tagal ko na pagpapractice, kaya ko pong gumawa ng kontrata pang CPA. Yung mga fresh graduate po, definitely, na CPA o bagong pasan na CPA, definitely mangungopia yan at yan ang kukopiahin nila. Available yan sa Google. Pag ginugel mo, lalabas yan. Kaya lang po, pag nakatanggap kayo ng ganitong klase ng CPA engagement letter, hindi po ito para sa inyo. Kayo po dapat ang gumawa. Kung magre-request kayo, dapat dun sa request nyo sa isang CPA organization,
nandoon kung ano yung kailangan yung ipagawa sa kanya at nandoon din kung ano yung deliverables. Next time natin i-discuss yan. At yung last sentence ng fifth paragraph, as part of our audit engagement, ito na. As part of our audit process, we will request from the management written confirmation concerning representations made to us in connection with the audit. Wow! Wow na wow! So, ang ibig sabihin nun, kinoconfirm mo. Ikaw, management, kawawa ka. Nagbayad ka at the end of the day, kung may mali sa ginawa nilang audit, ikaw ang mananagot. Ikaw ang may kasalanan. Simple lang yung pinipresent nila. Papipirmahin kanila ng management responsibility. At ang ganitong katindi, yung mga nakikita ko, yung mga management responsibility na yan, statement of management responsibility for financial statement, ito nakasulat. Minsan, ninonotaryo. Imaginin mo, yung statement of management responsibility for financial statement, minonotaryo. Bakit? Para maging legal documents ang magamit laban sa'yo. Hindi lang ng auditor, kung hindi ng government agency, nasasagmitan niya. Ang sakit. Imagine mo para kang natinik. So, let us go to the next. Sixth paragraph. However, as part of our responsibility, o yun, umako na rin ang sarili niyang responsibilidad. As part of our responsibility as accredited, wow, external auditor of the Securities and Exchange Commission, we shall report to the commission any of the following cases which may have been discovered based on a generally accepted auditing standards. Kanina, Philippine standards on auditing. Ngayon, ang sinasabi niya ay generally accepted account auditing standard. Oh, medyo may pagkakaiba po doon, ha? May pagkakaiba doon. If the company fails to disclose the same to the commission under its current report, any material findings involving fraud or error which will reduce the consolidated total asset of the company by 5%. Losses or potential losses, the aggregate of which amount to at least 10% of the consolidated total asset of the company. Net loss ang pinag-uusapan. And third is any finding to the effect that the consolidated asset of the company on a going concern basis are no longer adequate to cover the total claims of the creditor. Sino ngayon ang pinoprotectionan dito sa statement na to? Sino ang pinoprotectionan nito? Kayo ba? O yung creditors nyo? Aliwanag dito, ang pinoprotectionan nila ay yung creditors nyo, hindi kayo. So, kumuha ka ng auditor para isumbong ka sa Security and Exchange Commission para proteksyonan ang creditor mo. Anong nangyayari nga? Anong nangyayari? Nagbagay ka ng 1,000,000 professional fee, yan lang ang gagawin sa'yo. Because, required daw sila ng SEC. Paano yung requirements mo? Paano yung iyong pangangailangan? Hindi kinoconsider dito sa kanilang engagement letter. Mag-isip po kayo. Next is the 7th paragraph. We look forward to full cooperation with your staff and we trust that they will make available to us whatever records, documentation, and other information are requested in connection with our audit. Anong ibig sabihin po niyan? Yung pag-audit nila, yung staff nyo rin yung magtatrabaho. Ang sabi diyan, yung paghahanapin nila ng record yung staff mo. Siyempre, hindi naman nila alam kung saan nakalagay yung records mo. Pangalawa, pag-a-identify nila ng records o documentation ang tawag. Pag-a-identify nila ng records at pag-explainin nila ng records yung staff nyo. Anong klaseng audit yan? At pangatlo, lahat daw ng request nila dapat mabigay. Pag nag-request sila ng working paper, sino magagawa?
yung tao nyo. So, nagbayad kayo ng 1,000,000 sa audit para lang gawin ng tao nyo yung trabaho ng auditor ninyo. Meron pong mali dyan. Ngayon, second sentence of the second paragraph, our pitch which we will build as work progresses are based on the time required by the individual assigned to the engagement plus out-of-pocket expense. Paano nyo imo-monitor yan? Based on the time daw. So, honor system lang. Paano ka maniniwala ngayon ng honor system? Sa umpisa pa lang, hindi na honorable ata yung mga statement na nakasulat sa CPA engagement letter. So, kayo po magdidikta niyan. Huwag kayong on a per hour basis. Huwag lagi pong per project or fix ang amount. Yung out-of-pocket po, kasi mahirap po yung out-of-pocket, kailangan po siguro na i-identify kung anong out-of-pocket yan. Or isama na sa professionality para wala nang problema sa documentation. Kasi yun ang hinihingi nila, proper documentation, tapos sila hindi sila gagawa ng proper documentation. Last is, individual hourly rates vary according to the degree of responsibility involved and the experience and skill required. Ganito po yan. Iisa lang naman po ang experience and ang responsibility involved. Sinabi niya na po ang responsibility sa financial statement management. Eh bakit mo babayaran yung management sa kanilang responsibility? Ano ba responsibility na? Opinion. O edi, bigyan mo na lang sila. Ito, you have 3 hours. Mag-issue ka ng opinion diyan sa financial statement ko. And the experience and skill required, nino? Kaninong experience yan? At very vague talaga, very general. Dapat i-identify natin kung sino-sinong tao may involve dito sa inyong audit para hindi kayo nabibigla. So, ang 8th paragraph is, this letter will be effective for, specifically, limbawa, ngayon 2015, unless it is terminated, amended, or superseded. Actually, kailangan po nyong liwanagin anong year. Dito kasi years eh. Dapat, anong particular year ang involved. Okay? At marami pong mali itong ano ha. Okay? Bago ang kulay. Last paragraph. Please sign and return the attached copy of this letter to indicate that it is in accordance with your understanding of the arrangement for audit of your financial statement. Acknowledge on behalf of the company by pinirmahan nyo and of course the auditing firm. Okay, maliwanag, pag pinirmahan po ninyo yan, na number one, sinabi nyo, naiintindihan nyo laman. Number two, sumasang-ayon kayo sa laman. At number three, magko-comply kayo sa laman ng letter na yan. So, mabigat po yung hinihingi. So, meron po tayong susunod na lecture ulit bago po kayo pumirma. Kasi ang topic natin, CPA. Tinulungan ko kayo na mag-dissect. Dinissect natin ng paulit-ulit ng maramihang beses ang CPA engagement letter. Pagkatapos natin i-dissect, dinetect natin yung mga hidden agenda. Yung mga statements na tinitingnan ko na magkakaroon kayo ng konting problema. And third, gusto kong i-direct yung statement na yan para sa benefit, para ma-benefit po kayo. So, ang susunod po nating seminar tungkol sa CPA engagement letter. Kayo pong nakikinig ngayon. Papaliwanag ko pala bago ko sabihin yun. Meron po akong fee webinar. Pag sinabing fee webinar, yung webinar na meron pong bayad. Makikita po niyo sa Facebook ko. Yan, Emilino T. Maestro Facebook o yung Kataxpayer Facebook. May taxation professionals. Naghahanap po ako ng mga partners na sa Bisaya, sa Mindanao at sa Luzon para po mag-practice ng taxation professional. Maging taxation professional. Ano po yung dating pangalan ng taxation professional? Ang dati pong pangalan ng taxation professional ay tax consultant. So yung pong module, almost 12 modules po yan,
ituturo ko sa inyo from LALN, subpoena, first notice, compromise agreement, abatement of taxes, warrant of disdain, garnishment, etc. Ituturo ko kung lahat. Kasi gusto ko kayong maging partner. Pero kung wala naman ho kayong pang-training, pwede ho kayong mag-umpisa as reseller. As a reseller, pwede ko yung kumita ng commission sa amin. Yung CPA on demand na po, tutulungan ko naman po yung mga CPA. Katulad nito, kailangan ko silang tulungan paano gumawa ng tamang kontrata. Yung bang kontratang win-win situation para sa mga taxpayer. And next, yung mga bumagsak. Masakit sabihin, bumagsak o walang trabaho ngayong CPA at hindi alam kung saan sila magsisimula, eh, the best po magsimula kayo as tax accounting bookkeeper. Kasi po, marami ng klase, may marami na pong bookkeeper, financial bookkeeper, management bookkeeper, managerial bookkeeper, pero konting-konti lang po ang tax accounting bookkeeper. Tutulungan ko po kayo. Sharing na lang tayo ng profit. Bibigyan ko kayo ng kliyente, i-market ko po kayo yung mga taxation professional, CPA on demand, tax accounting bookkeeper, i-market ko kayo. Pati na yung general business agent, tutulungan. Yung general business agent, mga ano yan, mga tagatakbo ng tagakuha ng lisensya o permit sa ibang government agency. Meron din po tayong ganyan. Pero gusto ko, eh, kayo na po magtrabaho. Mag-sharing na lang tayo ng kinikita. Mas marami tayong pinaghahatian, mas marami po yung ating potential na maging hanap buhay. So, babalik ko ako doon sa CPA on demand, CPA engagement letter. Para po sa mga taxpayer at CPA na kinonood ngayon, meron po akong susunod na seminar. Ang babayad nyo lang po sa akin ay 688. Kung magbabayad kayo simula ngayong araw na to hanggang sa Friday. Kung meron kayong mga kaibigan na gustong sumama, welcome po sila. Basta ang bayaran at ang pagre-rehistro nyo ay mula ngayon hanggang Friday. 680. May resibo ho yan, kasama na po ang value added tax. So, ang ituturo ko po doon ay very special lang sa mga taong sasama lang po, paano gumawa ng tamang CPA engagement letter. At kung hindi ka naman ng CPA, paano po mag-structure o mag-draft ng proposal sa inaakala niyong CPA na makakatulong sa inyo. Dapat po yung proposal maliwanag at naaangkop po sa tinatadhana ng batas. So, meron po tayong mga free webinar na susunod. At every Saturday po, starting February, ay magkakaroon po tayo ng tax consulting on demand. Yung mga topic po ay makikita nyo sa aking ka-taxpayer Facebook o sa ETM Tax, Emilino T. Maestro Facebook. At gusto kong ipaliwanag sa inyo at ipaalam din na emilinotmaestro.com na siyang gagamitin ko para sa mga CPA na gustong maghanap buhay, mga OFW, o retirees na gustong maghanap buhay at mangumisyon na lang sa professional pico, ay ilalagay ko po kayo sa emilinotmaestro.com at imamarket po kayo as if you are a valuable and scarce product. Marami pong salamat at magkita-kita po tayong muli sa susunod na seminar.